Yo, what's up guys? Welcome back po kali may online. Isang maulan na araw ang aking pagbati sa inyo lahat. Kaya ingat po tayo lahat. Uso ang mga sipon at ubo ngayon at andyan pa rin ang banta ng virus. Kaya guys, ingat tayo lahat. At kung bago pala sa ating channel, mamaya pagtapos manood guys, paki-subscribe ang ating channel at pindutin ang notification bell para updated ka as always. Okay guys, may mga impormasyon na naman tayo dapat pag-usapan. Aking mga sentimos dito na aking nakulimbat kamakailan lang. At ngayon, nagkaroon ako ng pagkakataon na isa-isahin kung ano-anong taon ang mga ito. At para na rin malaman kung ano ang kaya ang mahirap hanapin sa mga sentimo na ito. At guys, isa dito sa 25 sentimo ay special at kakaiba siya. Kaya dapat nyo ito nga makita para magkaroon na kayo ng idea kung paano tumingin ang sentimo na error coin. Ayan ang video guys. Pansinin nyo lang, hulaan nyo kung alin dyan ang kakaibang coin. Ang mga year nito is 2018 tsaka 2019. Ayan, bibigyan ko yun ng clue. Ang isa dyan ay Conchay, parang Prost coin. Para sa akin, error din siya. Kasi nga may kakaiba siya. Mamaya, i-zoom out ko yung isa dyan para makita ninyo. So, ang mga coins na ito, kaysa mga sentimo na ito, ay nabibilang sa NGC. Yung tinatawag na New Generation Currency. Ayan, marami po ako nito. Year 2018 at 2019. At doon sa wallet nakatago. Pero, wala akong makita sa ngayon na yung year 2017. Kaya titignan natin, pupunta tayo doon sa Numista para makapag-survey tayo at makita natin ang value nitong mga bagong coins na ito. At sa tingin ko guys, meron ng hard to find sa mga NGC na ito. Ito guys yung sinasabi ko sa inyo ng coin. Ayan siya. Kung napansin nyo, year ano to, year 2018. Pansinin siya guys, para siyang Prost coin, pero parang sa tingin ko wala na mga ginawang Prost coin or die type ang 25 centimos. Ayan na, i-compare natin guys sa isa niyang kasama. Ano din to, may kakaiba din dito guys, para siyang error coin. Yung linya niya sa gilid paikot masyado makapal, tapos pagdating dito sa may bandang left side is manipis. Ayun po yung kanyang error. Ayan, pansinin niyo. Diba, yung linya sa gilid guys ang pansinin nyo, masyado siya makapal. Yung normal coin yung dito sa kanan, manipis lang siya makapal. Ayan o. Tapos sa banda dito sa left side, lower part, manipis. Ayan po ang kanyang error. Ito, close up natin guys para mas malinawang kayo, diba? Kitang-kita naman agad yung diferensya nitong sinasabi ko parang Prost coin na error coin din. Ito yung normal sa kanan, no? Diba? Iba rin yung kintab niya eh. Sa mga nakakaalam niyan guys, kung merong ginawa na Prost coin or die type mga NGC 25 centimos, pa-comment lang. Ayan siya. Tapos dito, ipasinin niyo yung sa left side niya, masyadong manipis yung kanyang linya doon. So, para sa akin, error coin yan, di ba? Ayan. Tapos, punta tayo dito sa 25 centimo na year 2019. Ito siya guys. Oops, nahulog pa. Year 2019. Ayan. Ang pagkakaiba naman itong year 2019 guys na 25 centimo, yung kanya pong mint mark, andun po sa may bandang itaas. Ayan, zoom natin. Ayan po yung mint mark niya. Kasi yung 2018 tsaka 2017, yung mint mark is nasa baba po. Itong 2019, ayan, nandyan siya. Pero sa aking pagkakaalam, mayroon ding ganito na NGC coin na yung mint mark, ibig sabihin, year 2019 na mayroon po siyang yung mint mark ay nasa baba. Yun ang sa aking pagkakaalam ay mga hard to find na year 2019. Kaya check nyo agad guys kung mayroon kayo ng year 2019 na ganito tapos ang kanyang mint mark ay nasa baba. Kaya may value yan. Yan, ay nahanap na ng mga coin collector yan. Di lang ako sigurado ngayon sa price. Pero
I'm sure meron pong value yan. Tapos yan, pupunta na tayo doon sa Nemista. Okay, okay guys, ito na kayo tayo sa Nemista. Ayan. 21 centimo new generation currency. Ayan ang ating coin. So, ayan, pare-pareho naman, di ba guys? Tapos, preview na rin natin yung kanyang features. Total, nandito na rin tayo kasi ngayon lang ako nakagawa ng content about dito sa NGC na to. Ayan ang kanyang composition ni Kela plated steel, tapos sa 3.60 gram diameter, 20 mm, tapos yung kanyang thickness is 1.6 mm. Ayan, at sa kanyang obverse nakalagay ang stylized sa Filipino flag and the date and value to the right. Tapos ayan, punta tayo sa reverse, Katmon flower engraving with BSP logo. Ayan siya, tapos yung kanyang edge type ay plain lang siya, makinis lang siya. Ayan guys, tapos may mga comments siya dyan. Yung comments siya rito, ito, tignan lang natin saglit. Loading lang guys, pantay lang saglit. Ayan siya. Oops, zoom natin. Philippines 25 centimo new generation currency. Meron pa siyang number. Mint mark differences. Ayun nga kanina yung mint mark differences niya. Yung 2019 nasa bandang itaas at yung 17 and 18 nasa baba. So ayun lang yun. Tapos punta na tayo dito sa kanyang value. So ito guys ang tayo tapos kanina dito no, sa may comments. Scroll lang natin po ba tapos makikita na natin yung kanyang value. Ito siya guys, tatlo lang naman to eh, yung NGC, year 2017, 18, and 19. Okay guys, ito, year 2017 and 2018 muna kasi hindi kasha rito sa screen ko pag ipapakita ko yung tatlong year niya. So, dito muna tayo sa year 2017. Kita nyo agad guys, napakababa ng porsyento rito sa Nemista, 6% lang. Sa aking pagkakalam, itong year 2017, kahit sa 1 piso na NGC, yung 1 piso na NGC year 2017 ay mahirap na rin pong hanapin. Kaya sa tingin ko itong sa 25 centimo na year 2017 mukhang hard to find na din kasi wala po rito, masyadong mababa porsyento. Wala nga nakikipagkalakalan sa year na iyan. So kung meron kayong year 2017 guys, itabi nyo yan at sigurado ko hindi magtatagal, tataas na rin ang kanyang value. Tapos punta tayo dito sa 2018. Sa year 2018 guys, napakataas po ng value dito, 93, napakataas ng kanyang porsyento, 93% BSP. The mint mark is near the south, ano ba to, south, medyo malabo na yung southernmost near the line of the coin. Ayan. Tapos, verifying condition, may value na 28 pesos, extra fine 37. So, almost uncirculated is 47 pesos. Tapos, kung uncirculated, ang hawak nyo is 45.70 pesos. Ito naman tayo guys, sa year 2019, mababa din siya 10% at wala pong value rito, itong BSP. The mint mark is centered between the southernmost tier, the line of the coin and the watermark centimo. So ayan, wala rito guys, mukhang walang naglalagay ng kanilang barian na 29 dito. Marami kasi ako nito eh, so mukhang napaka common pa nito at hindi ako sigurado doon sa sinasabi ko kanina na 2019 na nasa baba yung kanyang mid mark. Sa mga meron po niyan, pwede po kayo mag-comment dito para malaman din namin kung meron pong ganong ginawa dito sa year 2019, 25 centimo. So ayan, pero scroll lang natin guys. Kailangan makakuha tayo ng konting mga information dito. Isagad natin kasi itong Nemista at eBay, kwan yan eh, magkasama yan eh. Meron dito nga, ito, tingnan natin, check natin itong anong year ba ito. Ayan, Philippine 25 centimo. May binibenta dito. Click natin para malaman natin. Ito siya. Ayan, so Philippine 25 centimo 2018, 2019. So ito, mayroon pa na binibenta rito na
2018 at 2019. At ang kanyang value guys, ayan, 72.64. Wala kasing value doon kanina sa taas, yung tinignan natin, yung 2019. So, pag pinos mo sa eBay, yung 2019, ayan, pwede mong ibenta ng 72.64 na may kasamang isang 2018. Ayan kasi, ang binibenta ng seller, ayan, 72.64 guys. So, meron na tayong idea sa value na itong mga ito. Wala lang akong maibigay na idea value doon sa year 2017 kasi dito tayo nagbase sa numista. So ayan, sana bigyan ko kayo ng maganda information at maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Until next time po, God bless you all. I'm out.